Hey guys! Welcome back to my channel. So my name is Marvin Samaro. Na-miss niyo ako, no? I missed myself too. Ang tagal kong nawala, di ba? So for today's video, meron tayo bagong vlog. Papapasukin ko kayo sa buhay ko ngayong quarantine. So this is a day in a quarantine life, di ba? So papakita ko sa inyo kung ano yung mga usual na ginagawa ko ngayong quarantine. Sorry, hinihingal ako. Kakatapos ko lang mag-workout. Pero let's go! Hey guys, I'm back. Ayun, nakaligo na tayo. Nakapag-shave na rin tayo ng Very Light. Nasugat pa ako ng Very Light. So, ayun, let's go. Ano namang gagawin ko after kumaligo? Siyempre, mag-deodorant tayo para hindi naman masyadong nangangamay ang ating mga leke-leke. So, I'm currently using this Axe Cool and Dry Deo. So, wait lang ha. Maglalagay lang ako. Yan, kailangan natin yan, especially ngayong summer kasi, di ba? Masyadong mainit. So, pag may amoy agad, so dapat magde-deodorant tayo para walang amoy masyado. Tapos, kapag umaga, hindi talaga ako masyado nag-skincare kasi tinatamad ako mag-skincare sa umaga. So, ang ginagawa ko lang talaga, ito ginagamit ko, Bench Organic. Ito. Organic na Aloe Face and Body Mist. So, kasi tinatamad ako mag-skincare, ginaganong-ganong ko lang. Yan, di ba? Ang saya. Ang saya matalsikan. Di ba kasi pag wala ka sa mood, pag wala ako sa mood tapos parang nalulungkot ako, eh ginagamit ko lang ito. Tapos, di ba, nagiging positive yung energy mo kasi natalsikan ka. Joke lang. Sobrang bango kasi talaga nito. Wala nang laman, oh. Paubos ko na kasi everyday ko siya ginagamit kasi tinatamad ako mag-skincare. So parang babasa-basa lang yung mukha ko. Pwede rin sa katawan niya, body-body. Pero yan. Actually, minsan, ginagamit ko rin to sa ano, sa underworld. Para isang ganun lang. Tapos, mabango na agad. Diba kasi dati, naalala ko, ma-event ako. Ma-event! Tapos sabi niya, hala, ang bango naman ng mundo mo. Hindi niya alam, ito lang ginamit ka. Pak! Oo, diba? Yun. Try niyo din siya para ano, hanap-hanapin nila yung mundo mo. Para babalik-balikan ang iyong mga kliyente. Charot, joke lang. 2,000 years later. So ayun, since wala akong pasok ngayon at late ako nagising dahil nagpuyat ako kagabi. Anong oras na ba? Tignan niyo yung oras. Diba? It's already 3 PM. So, hindi pa ako nagla-lunch. Nagkape lang ako kanina pagkagising ko. Tapos ayun nga, nag-workout ako. Tapos naligo. So, since for sure tapos na kumain yung family ko, ako na lang magising kakain. So, dito na lang siguro ako kakain sa room ko. Wait lang, wala ako na pagkain sa room. So ayun, I'm back from the kitchen. So ito yung mga pagkain na naharvat ko dun sa kusina namin. Ayan o. Itignan natin. So syempre, of course, the main dish, itong fried chicken and then itong daing bato. Ang tawag sa isda na to. Tuyo, basta mga ganun. Sponsored pa ni Unilever yung plato namin. Tapos itong mangga, syempre, babalatan natin mamaya. And then meron tayong pagkuong. And of course, this cranberry juice, di ba? And this water with melon, di ba? Healthy-healthy tayo. So, go! Ayun, nakakain lang ako. So, habang kumakain ako, ano bang gusto niyong pag-usapan natin? Alam ko na kasi dati meron akong nagpa-poll question ako sa Instagram ng Never Have I Ever. Tapos, hindi ko nasagutan. So, sagutan ko na lang ngayon. Wait lang, hanapin natin. Sinave ko yun eh. Hindi ko kasi nasagutan agad yun kasi wala akong time, joke. Wala akong... Ayan o, nakikita niya. Ayan o, sinisave ko yung mga tanong nyo. Ayan, diba? Ayan o. By mga never have I ever questions na sasagutin natin ngayon. Okay, let's start. Never have I ever from Joseph Chong 06. Never have I ever ghosted someone. Ghosted? May ginoost pa. Parang wala naman akong ginoost pa. Siguro may nakadate ako, tapos nung nagdi-date kami, bigla akong na-realize na hindi siya ghost siya type. Pero sinabi ko naman sa kanya na parang wala akong na-feel sa kanya. Hindi naman ghosting yun, diba? Kasi ano sabi naman ako? Tsaka, hindi pa naman kami. Tama ba? Tama ba? Ang ghosting ba kapag kayo na, tapos bigla kang nawala, diba? Wala namang ganun sa akin. Second question. Never have I ever became a third party. Ha? Huh? Wait lang. Isipin ko.
I have been, yeah. Third party na ako. And hindi naman siya proud ako, di ba? Pero sinasabi ko lang kasi, yes, I've experienced it. And para din sa side ng mga naging third party, yung mga side ng, alam mo yun, parang speaking from my experience, parang hindi rin naman namin talaga intention. Hindi namin plinano, hindi namin ginusto na maging third party. Pero siguro, at first, parang sinasabi mo sa sarili mo, sa utak mo na hindi, we're just friends, tropa lang kami, wala namang mangyayari. Until as time goes by, lagi na kayo magkasama, na-fall ka na, parang alam mo na may gusto din siya sa'yo, so nagre-reciprocatean kayo ng effort, nagre-reciprocatean kayo ng feelings, parang ganun. Parang dinidenyo nyo na we're just friends lang kami, pero nagiging mas malalim na hanggang sa na-fall na kayo sa isa't isa. So that's it. I actually fell in love with my best friend and he was already in a relationship. But alam mo yun, parang alam ko na mali. Kasi nagsimula kami sa mali eh, di ba? Start pa lang ng kung ano mang meron sa inyo, mali na eh. So if you're going to continue that, di ba? Paano magiging tama ang isang bagay kung sa simula pa lang mali na, di ba? Parang, for example, gagawa ka ng project tapos meron kang end goal, di ba? Paano mo ma-achieve yung end goal na yun kung yung start pa lang ng process, may mali ka na? So yun yung na-realize ko na parang sa simula pa lang mali na. Na may nangyari, na yung nangyari sa amin, mali na hindi kami nagsimula ng tama. So, I decided to get out of it. Pero in a nice way naman. I apologize to those parties who were affected. And then, I moved on because that's how much I respect myself. Wow! Di ba? Have enough respect to yourself to get out of something that you don't deserve, di ba? Deserve mo ba na, di ba, alam mo, parang, basta ganun, basta ganun. Ang haba ng explanation ko, di ba? Basta ganun lang, yeah, I have experienced it, but I went out of it. From It's Jan Yan, daming N, never have I ever blocked your ex. Oo, dati yung ex ko, blinak ko, kasi nahuhurt ako eh. Na-hurt ako na every time hindi pa ako makamove on tapos nakikita ko siya sa social media, so diba, i-block ko na lang para at least diba makalimutan mo na. Minsan kasi kailangan mong i-block yung ex mo, not because you are bitter or not because alam mo yun, parang bitter ka. You have to block your ex sometimes kasi you need to help yourself to move on, diba? How can you help yourself kung lagi mo nakikita yung reason kung ba't ka nasasaktan, diba? So mas maganda na i-block mo na lang para hindi mo na makikita, diba? Tsaka the more na hindi mo nakikita, the more ka makaka-move on kasi the more na makakapag-focus ka sa ibang bagay. Imbis na mag-focus ka dun sa pag-i-stalk sa ex mo na hindi ka na naman mahal. Ah, gigil ako. Yes, I did block my ex. Pero after nun, naka-move on ka na, yan, block mo na. Check mo lang ng very light, tapos sabihin, yuck. Joke lang. Marky24, never have I ever have sex to a stranger. Pabebe. Oo, syempre, I had? Ano ba yung tamang sagot? I had, di ba? Never, kasi yung tanong, never have I ever. Yes, I have. Dapat yes, I had. Tumansik pa. Yes, I had. Tama ba? Kasi past tense na. Or yes, I have pa din. Comment down below yung mga magagaling mag-English. Tulungan nyo nga. Or siguro dapat, parang kapag gagamitin ko yung have, dapat may D yung experience. Diba? Parang, yes, I have experienced it. Diba? Pero kung gagamitin ko yung had, yes, I had an experience. No? Tama ba? So, hirap talaga ng grammar. Oo naman, na-experience ko na makipag-something sa mga strangers. Dami strangers. But I don't want to go into details. Tsaka na lang, sa mga susunod na vlog na lang yung mga ganun kasi masyadong ano yun, masyadong private. From It's RC Domingo. Never have I ever asked. Sorry, wait lang. Never have I ever
asked a guy for a kiss. Did I ask a guy for a kiss? No, usually they just offer it voluntarily. Feeling. Did I? Parang hindi ko maalala kung parang wala. Parang never pa naman ako nag-ask kasi usually siguro if jowa ko, if syempre jowa ko, minsan pa-kiss, diba? Minsan nangihingi ka ng ganun. Pero feeling ko kasi yung thought ng gusto niyang sabihin dito is ask a stranger, diba? A stranger guy for a kiss. Kasi pag jowa mo naman, you usually ask for a kiss, diba? Sometimes. Pero parang never pa. I just reciprocate. They first give it to me and then I reciprocate back. Never have I ever natikman ang kaibigan. Actually, before ka maging kaibigan ko, joke lang. Kailangan matest ko muna para alam mo yun. Para kapag may magtanong sa akin, uy, kaibigan mo pala? Yes. How is he? I would rate him like an 8 over 10. Joke lang, joke. Just kidding. Justin Uy 23. Never have I ever fallen asleep during sex. Okay. Fallen asleep during sex. Feeling ko, kasi may mga times, lalo na kapag lasing ka, diba? Tapos, yung jowa mo, Gina G. Ako kasi pag lasing ako, parang wala ako sa mood. Diba yung iba kasi parang kailangan pa mag-inom para maging on the mood. Ako kahit wala alak, on the mood ako. Pag may paglasing ako, parang mas wala akong gana. Kasi di ba, hilong-hilong ka na, mag-jig ka pa ba? Imbes na, di ba, umiikot yung mundo mo, tas, oo, oh, di ba? Umaalog na nga yung ano, aalog pa yung utak. So, feeling ko, tsaka parang may naalala ko, na nagpunta ko ng Singapore. Joke. Sa mga susunod na vlog na lang. Sa mga susunod na vlog na lang yung mga ganong kwento kasi masyado na yun. Rated SPG. But yeah, I have experienced falling asleep during sex. Tikman muna natin. Ingitin muna natin. Yummy! Naglalabay ka, no? Saw-saw sa bagoong. Yummy! So, since tapos na tayo kumain, nabusog tayo sa kinain natin. Ngayon naman, manunod muna ako ng Netflix. Kasi, siesta time muna tayo. Yun yung mga ginagawa ko pag mga ganito, pahapon na. Pahapon na parang nanonood ako ng mga Netflix series o kaya nanonood ako ng mga vlogs ng ibang tao. So, yun muna yung gagawin ko ngayon. So, mamaya na lang ulit, ha? So, ayun na nga, bigla ko nakalimutan na nagvo-vlog pala ako. Kasi masyado akong nawili sa mga pinapanood ko sa YouTube. Tapos, pagkatingin ko ng oras, 7:15 PM na pala. So, wala na rin ako na actually gagawin today. Mag-dinner na lang ako. Tapos, manonood rin ako ng mga vlogs, mga movies and series. So, yun lang yung day ko ngayong quarantine. And thank you guys for watching. May masabi lang, ma-end ko lang yung vlog na to. So, thank you for watching. And don't forget to like and to subscribe to my channel. And see you on my next vlog. Bye!